Artista lang yan. Pakit-kit lang yan. Kala mo kasalanan maging cute? Maswerte kayo. Bagay na dapat ipagpasalamat nyo sa Diyos at sa inyong mga magulang sapagkat sa kabilang dako ng lipunan may mga batang kasing idara ninyo hindi nabigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na magkaroon sila ng magulang na kayang papag-aralin ang kanyang anak. Yung nanay ko is from Samar, Wariwaray. Tay ko na isang Antikinyo na isa sa mga magulang na nagbakasakali sa lungsod ng Maynila. Katulad ng ibang mga magulang na ibang bata, nagkita sila sa Maynila, o nakalawit ng tatay ko, nanay ko, then ako ang bunga. Yun ang love story nila. Ako po'y solong tagapagmana ng malaking lupain ng aking mga magulang. Bulubundukin at umuusok pa. Gusto kong mag-aral. In fact, ang pangarap ko ay maging kapitan ng barko. Gusto ko maging kapitan ng barko. But, having said that, with all the dreams, or maybe wants, or aspirations in life, but, you know, economically, it is near to impossible. Mahirap maging mahirap. Napakahirap ang maging mahirap. That gave me opportunity. I really tried to be a seaman. In fact, I started working at the age of 10. No? Bilang basurero. Mahirap paniwalaan, ha? Hindi ko sinasabing maniwala kayo. Dahil talagang mahirap paniwalaan ang istorya ng buhay ko. At the age of 10, alam ko nang mahirap kami. Kaya at the age of 10, nagtatrabaho na ako. Wow. So, nung ako'y makagraduate ng elementary, nag-high school naman ako. At nung high school, nakutya ako. And I swear to God, God is my witness. You know, alam yung tukso nila sa akin nung high school? Akin, ang tawag nila sa akin, Mayor. Madalit salita, nabully rin ako. Ang dami kong hangups eh, bully, busted. God has so many ways. With all honesty. No? Tinira ko. Tira ng tao. Diba? Who could imagine, no? God has so many ways of giving you opportunity. Sino mag-aakala na yung kaharap ninyo ay tinitira ko, yung tinira ninyo sa Jollibee? They call it pagpag, but we call it bachoy. Can you imagine? Napakahirap paniwalaan. But it's fuck life. Wala ka nang magagawa. 1998, why not? To go to public service. Total, uso naman ang artista sa politika eh. Uso-uso nun. But I have different intention. My intention is simple. Is makapagpabago lang ng isang buhay ng bata. Yun lang. Kaya, in fact, nakutya na naman ako noong 1998. Ah, wala yan. Ito, nasa public record naman. Wala yan. Artista lang yan. Pakit-kit lang yan. Kala mo kasalanan maging cute?
Hindi yan nakapag-aral. High school finish lang yan. Bobo yan. You know, this is how harsh this environment. But, fortunately, again, God gave me opportunity to serve. I won. Sa buong ticket namin, ako lang ang nanalo. Then, nung nandun na ako, pinagyabong ko ulit. May mga magagandang edukasyon sa katawan. Ay, bumalik naman ako ng eskwela. Naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos na. Ako po'y may diploma na. Hindi lang gawang rekto, gawang Makati pa. At nakahiligan ko mag-aral. Went to Arellano School of Law. Then, fortunately, again and again, one day, I received a letter from the U.S. State Department. Ito yung passing lang, ha. Kaya sabi ko sa inyo, magpursige kayo. People will notice, eh. Tama, ha? I received a letter that I'm going to be sent to Washington. Napili daw ako. Then I approached and visited the Chief Cultural Affairs of the U.S. Embassy, and it's confirmed I was chosen to be sent there. And I saw the opportunity to go further with regard to knowledge and governance. Then, nung ako'y nakapagtapos doon, itong Harvard, nag-o-offer ng short program. Executive program, they call it executive program. So, sabi ko, katwira ko naman. Sige nga, bakit naman hindi? Simple lang ang katwira ko noon. And I hope you do the same. If I fail, nobody will know. Eh, makakaalam lang nun yung asawa ko. O, ako at yung director ng programa. But what if? Just what if? Just by trying. Oh, matanggap ako. Ano kaya ang madadagdag sa akin? Oh, edi yun nga. Noong nag-apply ako, napasubo ako. And I encourage each and every one of you. Kayang-kaya nyo mag-aral doon. Maniwala kayo sa akin. If you put yourself in a challenging situation, ikaw nag-challenge sa sarili mo, be aware and be ready because you're challenging yourself. No? Oh, same attitude, same mindset. Wala namang mawawala sa atin. Just keep on trying. Anong point is ko? Why are you telling this to us? Madali ba? Well, yung mga magagaling mag-English, madali sa kanila yun. Para sa akin, mahirap. But it was made possible. Oh. Yung aking, ganun lang yun. Pero tandaan ninyo, galing ako sa basurahan. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ano pa yung i-complain natin? Oh, ginawa akong vice mayor ng lungsod ng Maynila. 9 taon. Pangarap ko maging alkalde, huwag kayong magkamali. That's water under the bridge. I failed to assess a real promise coming from a person. That is a failure. You don't blame him. You blame yourself. Whether niloko ka o hindi, ang tanong, nagpaloko ka. Ganun lang yun. Huwag nyo masyadong paghuhugutan ng buhay ninyo. Kasi you will never find the answer. And the only answer is when you fail, you move on. Parang mag-syota. Ayaw na siya ng syota mo, kahit anong pilit mo, move on ka na. Because with that kind of attitude, you are going to face. And I guarantee you, mind you, prepare yourself for failure. Ihanda nyo na ang katawan
kaisipan at damdamin ninyo dahil lahat ng tatahakin yung landas ay magkakaroon ng stumbling blocks. But it depends on your mindset. Stumbling blocks, ginagamit yan na hagdanan pataas. I always tell everybody, most of the time, I would rather fail by doing something than fail by not doing anything.